Balikan ko lang po yung attributes po ng Panginoon na ating pinaniniwalaan ay hindi lamang po yung ating pananampalataya ay may ng major religions ay may paniniwala. So sinasabi rito, we define yung being as essentially being spiritual and divine. No? So kadalasan nakita niyo po sa introduction na ipinahayag po rin yung mga omni characteristic ng ating Panginoon. On one hand, human reasoning o yung ating pong katauhan, yung tao, ay nag-evolve din po. So, essentially, meron din po silang definition nung attributes. No? Ngunit, ito po ay tinitingnan nila based on purely human reasoning. At kadalasan po, naghahanap po sila ng tangible evidence of proof of being. Okay. Para makita po natin kung sino talaga ang ating Panginoon, dalawang aklat po sa Lumang Tipan ang napakayaman na maaari nating basahin on our own. Ito po yung aklat ni Job. At pag ito ay natapos nyo ng basahin, basahin nyo po yung sinulat ni Haring Solomon, yung Ecclesiastes. Pag silang dalawa pong aklat ay pinaghalo nyo o pinag-aralan nyo, makikita nyo na may linaw kung sino talaga ang ating Panginoon at kung ano ang normal character po ng kanyang creation. Tayo po yun. Ito po yung encounter ng Panginoon kay Job. No? So sabi po rito, in truth, I know that this is so. But how can a man be in the right before God? So sumasagot po si Job, if one wished to dispute with him, he could not answer him once in a thousand times. Wise in heart and mighty in strength, who has defied him without harm? It is God who removes the mountains. They know not how, when he overturns them in his anger. Who shakes the earth out of its place and its pillars tremble. Parang sinasabi po ni Job dito kung ano yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung inyo pong pag-aaralan, ang aklat po ni Job ay siya pong unang nasulat sa Lumang Tipan. No? Siya po yung pinaka, kumbaga sa edad, siya po yung pinakauna, pinakamatandang aklat. Pag tinignan niyo po yung narration sa Matthew, nakita po natin na if you have enough faith, you can remove mountains, di ba? So sabi ni Job, it is God who removes the mountains. At nakikita po natin kung nagkakaroon po ng earthquake o ng pagputok ng bulkan. Who shakes the earth out of its place? And its pillars tremble. So yun po yung isang karakter ng ating Panginoon o yung kapangyarihan niya. And then sabi niya, who commands the sun not to shine and set a seal upon the stars? Napaka, kapag ka tayo po ay lumalabas umaga, pagka tayo po ay lumalabas sa umaga, nakikita po natin ang araw. Pagka sa gabi, nakikita po natin ang mga between. Ano po ba iniisip natin? O hindi natin iniisip? Parang casual na lang yun. Sabi rito, who alone stretches out of the heavens and tramples down the waves of the sea? Who makes the Bear, Orion, and Pleiades in the chambers of the south? Alam niyo po ba na talagang yung sumulat nito ay yung connection niya sa Panginoon? Alam niyo po ba kung ano yung Bear, Orion, and Pleiades? Yung po yung mga constellation sa langit.
Ito po yung mga arrangement po ng stars. So, ako po ay mahilig din sa astronomy. Kaya, nung nasulat po ito ni Job, ay talagang magtataka. Ako, nagtaka. At that time, alam na po nila yung ano yung Bear, ano yung Orion, ano yung Pleiades. At nung ginagawa ko po yung sermon o yung preaching, ay sinubukong tingnan yung most recent research sa astronomy. At ang tinignan ko po ay ilan ang bituin sa langit. Eh, pag nakita niyo po yung numero, eh, maaaring hindi po kayo, hindi na, talaga hindi po natin mabilang. Ang sabi nga ron, eh, yung 1 followed by 28 zeros, no? So, ganun po karami yung bituin. Ngayon, sinabi na po ni Job yan, sabi, who makes the Bear, Orion, and Pleiades in the chambers of the south? Ito po yung huling dalawa. So, sino ba yung Panginoon natin? Sabi ni Job, who does great things, unfathomable and wondrous works, without number. So, ibig sabihin, hindi talaga natin maaarok sa limited amount ng ating kaisipan ang ginagawa ng ating Panginoon. Pag tinignan niyo po yung mga bagong research sa tao, sabi nila yung brain natin ay hindi talaga makopya, no? Meron na pong bago ngayon, sabi nila yung artificial intelligence. Nire-recreate nila po yung sistema ng pag-iisip using logic and machine. Ngunit yung pagka-create po ng ating brain, ng ating constituents, ay napaka, doon sa salitang unfathomable, napakahirap pong unawain. And then yung lahat ng ginawa ng Panginoon is without number. Mahirap pong talagang arukin kung ano, sino, ang ating Diyos. Lastly, sabi rito, where he to pass by me, I would not see him. Where he to move past me, I would not perceive him. So, ang sinasabi lang ay, siya po ay hindi nakikita. Hindi na-perceive. Hindi natin siya nararamdaman in a physical sense. Kailangan po nating unawain na tayo na creation niya ay physical. At ating Diyos ay hindi po physical. So, sila kanina na siya raw ay omnipresent. So, nasa lahat ng dako. Sa pag-iisip ng isang tao, napakahirap pong unawain yan, no? Kasi sa ating physical world, meron po tayong mga batas ng physics na sinasabi na not to same matter can occupy the same space. Parang, kung hindi ko pa nakalimutan yung high school physics ko, parang pagka may nag-occupy na dun sa isang lugar na yun, wala na makaka-occupy na. Pero, ang ating Panginoon ay all over, no? So, makikita po natin dun sa binasa natin yon ang kanyang basic character. Ito pala yung huli. Anyway, were he to snatch away, who could restrain him? Who could say to him, what are you doing? Parang sinasabi, wala po makakapigil sa ating Panginoon sa kanyang gagawin. Kasi who could restrain him? Parang sinasabi na, kung i-snatch yan siya ng Panginoon, wala makakapigil sa kanyang gagawin yon. Who then is God? Sino ba talaga o ano ba talaga ang ating Diyos? So ngayong umaga, ito po yung pinaka essence po ng aking sharing. Una, siya po ay sovereign. Pangalawa, siya po ay omnipotent. Pangatlo, siya po ay omniscient. Hindi ko na po tatalakayan yung omnipresent. No?
Itong tatlong to ay bigyan natin ng konting laman, no? Pero basically yung sovereignty po yung aking gustong bigyang halaga sa umagang ito. So, ang context po kasi nung being sovereign ay isang kapangyarihan. You are given total authority. Madalas po natin ginagamit yan sa isang bansa o sa isang state, no? Halimbawa, State of China o State of the United States. Sa kanilang mga bansa, sila po ay may total authority within dun sa kanilang geographical boundaries at dun sa kanilang mga mamamayan. Isipin niyo po, ang mga Amerikano, kahit saan sila magpunta, pagdala nila yung kanilang pasaporte, sila po ay Amerikano. Sila po ay subject sa authority ng US government. Ganon din po ang mga Pilipino. Ganon din po ang mga Hapon. Ganon din po ang mga Chinese o mga Incheon. Yung pong total authority nito ay nangangahulugan po ng absolute power din. So, diyan po papasok yung omnipotence. So, exercise authority, kailangan may absolute power yung bayan na yon. Sa case natin, may absolute power po yung Diyos sa atin. Naalala ko yung isang kwento rito o isang ehemplo. Yung pong ang Amerika po meron sinasabing BIR, no? Ang BIR nila ang tawag ay IRS, Internal Revenue Service. So ito po yung taxman, ito po yung kumukuha ng buwis. Meron po itong absolute power. Kaya kung ikaw ay isang Amerikano at nagpunta ka sa say sa Hong Kong o sa Singapore, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka magbabayad ng buwis. Ikaw ay sakop pa rin ng kapangyarihan ng bansang Amerika. Ganun din po ang ating Diyos, no? Iba nga lang yung context. At iba nga lang yung situation. At pangatlo po ay yung infallibility, no? Ibig sabihin, lahat po ng bansa ay nagkakamali, lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero ang ating Diyos bilang isang sovereign, bilang isang authority, siya po ay hindi nagkakamali. Diyan din po papasok yung kanyang omniscience, no? Parang sinasabi rito ay omni means all or total or absolute. Sabi ko kanina, it's a prefix to a person to describe. Yung sa omniscience, para makita po natin, Latin word po yun to know. Kaya pag sinabi natin omniscient, knowing all, no? Knowing everything, past, present, and future. Hindi po ito yung mga taong, marami po akong kilala na tao na know it all, di ba? Pero hindi po ito yon. So, yung omni-characteristic ay sa ating Panginoon lamang po. So, omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful. So, pag tinignan po natin noon, ay yan po yung inascribe na characteristic niya. Ang nag-ascribe po sa kanya o ang nag-define ay yung kanyang creation, meaning tayo. So, balikan po natin si Job at lahat po ng Old Testament writers, sila po ay nag-refer sa ating Panginoon. So somehow, binigay din sa kanila yung idea, binigay din sa kanila yung reasoning para ma-define nila ang ating Panginoon. Parang sinasabi ko, limited yung aking kaisipan. At paano kung aabutin o paano kung bibigyang definition yung aking creator. Although sa level natin, kinakailangan po nating maunawaan na ang ating Panginoon ay nagkakaroon po, ay meron pong ganitong mga
attributes o ganitong characters, no? O characteristic. Ano po ba ang katotohanan doon sa ating mga binanggit? So sinabi ko, ang punto ko po ay God is omniscient, God is omnipotent. Yung dalawang bagay na po yun, yung po yung magbibigay ng laman doon sa kanyang pagiging sovereign, doon sa kanyang pagiging in absolute control of everything. Again, makakarinig po kayo ng mga turo na sinasabi, ang mundo ay kontrolado na ni Satan, no? Ang mundo ay kontrolado na ng mga ganito, di mananampalataya. Ngunit, pag tinignan po natin yung the works na gagawin ng Panginoon, hindi po natin maaarok, hindi po natin masasabi na yung ganong categorical statement that tutugtog pa nila, okay, dun sa krus ng Kalbaryo, tapos na lahat yun. Pero pinapabayaan pa ng Panginoon yung kaganapan sa mundong ito. Ito po ay tatalakayin ko sa huling linggo ng buwan na ito. Ngunit sa ngayon, tingnan po natin, ano po ba yung gusto kong sabihin? No? Ano po ba yung sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kanina, sinait ko po yung character ni God, no? Ang ating Panginoon. Si Job po nagsabi nun. Sa pangwakas na kabanata ng Job, ito po yung sinabi niya. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Okay. Para niya gawin yan, kailangan niya ng kapangyarihan. Yung sinasabi nating omnipotent God, no? So kailangan niya ng kapangyarihan. And wala siyang alayunin na hindi mangyayari. So in essence, yung ating Diyos ay na-design niya na yung kanyang gustong gawin. Sabihin na natin kung tayo po kasi ang gawa nating pagpaplano, nagdo-drawing tayo, nagsusulat tayo. Sabihin ko na lang na sa assumption, sa kalagayan ng tao, na-drawing na ni God. Naisulat na ng Panginoon yung final chapter ng kahihinatnan ng ating mundo. Kasi ang alam lang naman natin ng ating mundo. Hindi naman natin alam. Sinasabi ng mga scientist, may iba pa diyang planeta, may iba pa diyang mga may mga iba pa diyang nilalang. Hindi natin alam yun. Pero kasi maliwanag na tayo ang ginawa ng Panginoon. So, para sa akin, hindi ko na concern yung nandun sa hindi ko nalalaman. Ang concern ko lang ay sinasabi ni Job na lahat ng bagay magagawa ng Panginoon at wala siyang layunin na hindi mangyayari. Ibig sabihin, yung kanyang layunin ay nakasulat at natuldukan na yun. Kasi kung hindi pa natutuldukan yun, bakit pa natin tatawagin omniscient ang ating Panginoon? Bakit pa natin tatawagin siyang sovereign? Bakit pa natin siyang tatawagin all-powerful? Ngayon, saka ko lang babalikan yung question ng free will kasi yan po yung isang masalamuot na bagay. Ako po ay nagsasalita bilang isang mananampalataya. Ako po ay nagsasalita na nanggagaling po sa ating kasulatan, sa banal na kasulatan, ang aking po pinapahayag. Hindi po natin panghihimasukan kung ano yung kaisipan ng ibang grupo o kaisipan ng ibang tao dahil tayo po ay naniniwala na ang salita ng Diyos ang ating patayan. At dito, sinabi po, whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas, in all deeps. So, kaakibat po ng Job 42:2, sabi nung
umawit ng awit, kung ano ang nakakalugod sa kanya, gagawin niya. Sa heaven o sa earth. Wala pong, habang nandito tayo, hindi pa natin nakikita yung heaven, di po ba? Kasi pag nakita natin yung heaven, eh wala na tayo dito. Andito tayo sa earth. So, kung ano ang makakapagbigay ng o whatever the Lord pleases o kung ano yung gusto niyang gawin, no? Yun ang gagawin niya. Ito man ay sa langit, ito man ay dito sa lupa. Sinabi pa nga in the seas and all the deep. So, ano na yun, parang kulatilya. Pero ang pinaka pundasyon ng sinabi dito nung psalmist ay kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, siyang gagawin. Pag tinignan niyo po, and that the purpose of yours can be thwarted. Ibig sabihin, talagang gagawin ng Panginoon yung kanyang design, yung kanyang sinulat, yung kanyang drawing na layunin. Tandaan niyo po, yung layunin ng Panginoon ay dalawa. No? May layunin siya para sa individual na mananampalataya na katulad nyo, katulad ko. At may layunin siya para sa kanyang bayan. So, ibig sabihin, para sa buong mundo, meron siyang sariling layunin. Ngayon, malalaman ba natin yon? So, napakahalaga po rito na unawain din natin yung sinasabi ni Isaiah. No? For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. So, hindi po ibig sabihin na hindi natin may unawaan ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin lang dito, merong separation. Ang punto po rito ay hindi po lahat ng bagay ay mauunawaan natin. Hindi po lahat ng bagay ay may sagot tayo. Hindi po lahat ng nangyayari sa mundo ay kailangan nating pakialaman, kailangan nating bigyan ng komento, kailangan nating ganto-ganyan. Ang sinasabi ko po, ang ating Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, may plano siya para dun sa kanyang bayan. Sino po ba ang bayan ng Panginoon? Nung unang panahon, ang bayan niya po ay yung bayan po ng mga Hudyo, bayan po ng Israel. So, pinadala niya po ang Panginoong Jesus para po tayo kupkupin, no? Dahil sa kanyang pagkabayubay at pagkamatay sa krus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan at dinalik tayo dun sa embrace ng ating Ama na si ating tinatalak ngayon, ang ating Diyos Ama. So, hindi ibig sabihin ito, hindi natin mauunawaan lahat ng ginagawa ng Panginoon. Meron tayong limited mind, limited brain, pero papaunawa sa atin ng Panginoon ang mga dapat niyang ipaunawa. Yung mga hindi na natin dapat pakialaman, wag na po natin pong pakialaman muna. Maaring, ako po kasi noon, marami akong gustong pakialaman. Halos lahat gusto kong pakialaman. Kaya, dito sa aking katayuan ngayon, naunawaan ko na yung kalagayan ko, yung kalagayan ng mundo, at alam ko, secured ako dun sa aking kalagayan. Yan, sabi dito, ano lang to, dagdag, ano lang. You can do all things, ibig sabihin po ay yung kanyang omnipotent characteristic. And then your purpose cannot be thwarted, pwede natin sabihin yung kanyang omniscience. So, ibig sabihin, yung kanyang layunin from the beginning, kasi actually wala namang beginning ang Panginoon pag tinignan natin. Yung mga scientists po sinasabi from the beginning of time,
ang time po ay man-made, no? Hindi ko alam kung ano yung time eh, kasi ang time pwede mo sabihing period, pwede mo sabihing oras, segundo, araw, week, buwan, taon, millennium, whatever, no? Yung time kinreate ng tao para makita niya lang yung movement at para lang makita, ipakita sa kanya ng Diyos yung kanyang grand plan. Of course, yung grand plan niya, alam na natin na andun yung ating Panginoong Jesus. Yan po yung katotohanan, no? Na gagawin po kayang gawin na hindi kaya, gagawin niya ang lahat ng bagay at hindi niya kailangan ng anumang tulong. At wala po siyang layunin na hindi magaganap. Ngayon, ano po ba ang kalagayan natin? Ibig sabihin po, kami po ay nagsishare ng word upang sa ganun, magkaroon po tayo ng bunga na mapipitas. Ibig sabihin, meron po tayong malalaman na katotohanan. Meron po tayong malilinang na magdadagdag po sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Alam ko po na maaring may nakikinig ngayon na hindi mananampalataya at marami siyang katanungan. Ngunit, ang purpose po talaga nung paghahayag ng salita dito sa ating channel o sa ating daluyan ng katotohanan ay para po tayong mananampalataya, makita po natin kung anong kapahayagan ng ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, di ba? Maaring mahirap unawain yung mga sinasabi o ginagawa ng Diyos, sabi ni Isaiah. Sabi ko rin, sa aking paniniwala, meron po tayong kakayahan na unawain yan. At ang sabi po ni Pablo, sabi rito, who has known the mind of the Lord that will instruct him, but we have the mind of Christ. This is more of spiritual understanding. No? Paano natin unawain yung binigay sa ating word of God, yung binigay sa ating mga salita ng Panginoon. Binigyan tayo ng pangunawa ng ating Panginoong Jesus upang lahat ng mag-emanate doon ay naunawaan natin. So, tayo, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagsimula po tayong magkaroon ng transformation, magkaroon po ng pagbabago yung ating frame of mind. Hindi po sinasabi nagbago yung physical brain, no? O hindi po sinasabi yung gray matter natin ay nadagdagan o nabawasan. Ngunit nagkaroon po tayo ng capacity para unawain yung mga spiritual matters na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, doon sinabi ni Isaiah na for my ways or my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Ano po yun? Parang napakalawak. At sinasabi ko, meron pong specific instructions para sa atin para maunawain po natin ang gusto sa ating gawin ng Panginoon. Ito po ay how do we convey the truth? Parang in passing lang po kasi ang sinasabi ko, meron po kasing katotohanan, no? Meron pong body of knowledge, body of truth. Paano po natin yan i-convey sa mga iba, sa ibang tao? Maaring hindi pa nanampalataya, maaring nanampalataya na, ngunit nagsisimula pa lang. Ang sabi kasi rito ni Pablo, but bring them up in the discipline instruction of the Lord. So yung fathers dito, well, essentially it's yung sa family, no? But yung fathers dito refer to anyone who would bring up a non-believer into the presence of the Lord. Ito po yung gusto kong ipahayag doon. At the same time, yung pong sinabi rito sa 1 Corinthians 2:16, ito po yung magbibigay sa atin ng equipping to understand yung katotohanan.
So kung nasusundan niyo po, sinasabi ko kanina, God is sovereign, no? Ibig sabihin, siya yung may absolute authority sa atin. So anong source niya, no? Ano yung basis niyan? So sinabi po ni Job, ganun yung character ni God. At sinabi po ni Job, ang plano ng Panginoon na hindi po mababago at lahat ay kaya niyang gawin. So ito po yung basic foundation ng ating pananampalataya. Kasi pag tinignan niyo po ang New Testament, karamihan po dyan ay patungkol na sa new life, no? Sa transform. Na-mention din po yung character ng ating Panginoon as a whole, pero sa lumang tipan po, doon po natin makikilala ng lubos kung sino talaga si Adonai, no? Kung sino talaga ang Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, na sinasabi po ng Biblia. Ngayon, ano po ba yung gusto kong ipahayag na katotohanan ngayong umaga? Bibilisan ko na lang po dahil okay. So, sabi ko, kasi yung truth po, tayo ay alam po natin, yung truth na pinag-uusapan natin na nanggagaling po sa Biblia, ito po yung absolute truth, no? Of course, may mga wise people dyan na sabi, translation lang naman yan. Sabi mo, ang totoo niyan yung Hebrew at yung Greek. Oh, nandun ako. Pero yung pong pagbabasa atin ay yung po yung katotohanan na ating ginagalawan. Yung po yung katotohanan na ating pinanghahawakan. So dalawang bagay lang po ang gusto kong ihayag ngayon para makita po natin yung sovereignty ng ating Panginoon sa ating mga personal na buhay. Ibig sabihin, hindi ko po sasaklawin yung sovereignty ng Panginoon sa buong mundo. Ang maaari ko lang pong ipahayag sa inyo ay yung sovereignty niya sa aking buhay. Hindi ko rin masabi kung ano yung sovereignty niya sa buhay ng iba. Ngunit ito po yung dalawang katotohanan na gusto kong i-share sa inyo. Mabilis lang po ito at alam niyo na po ito. Merong God's appointed time. So, alam po natin yung life cycle, di po ba? Alam po natin na merong four seasons ang mundo. Merong spring, merong summer, merong autumn, at merong winter, di po ba? So, marami pong makata, marami pong manunulat, nakinumpay na po nila yung tao sa ganong segment. No? Ibig sabihin, meron kang spring, yun po yung pagyabong o yung pagtubo. At meron kang summer, sabi sila, summer of life, kung saan mo na-enjoy yung kabataan, yung kalakasan ng iyong physical being, na-enjoy mo yung buhay sa mundo. At then, pumasok ka sa autumn. Ibig sabihin, naglalagas. Hindi naman siguro po naglalagas ng buhok, no? Pero pwede rin, no? Kaya lang, yun po yung... And then, towards the end, sabi na merong winter. No? So, we have to accept God's appointed time. We have to realize that there is a season for everything. There is a time, and a time. Ito po yung sinabi ni Haring Solomon. So, there is an appointed time for everything. There is a time for every event under heaven. Ibig sabihin po, ang concern ni Solomon nung sinusulat niya, yung event na nakikita niya. Hindi niya po pinakailaman yung event dun sa kinalalagyan po ng ating Panginoon. So pagka binasa niyo po ito, makikita niyo po lahat dyan yung samut-sari na pinagdadaanan po natin. At sa ating buhay, maaring nandun tayo sa isang segment o sa isang period at nandun tayo sa kabilang period
Hindi po ibig sabihin ito na ang buhay ay parang bulong, no? Na minsan nasa taas ka, minsan sa baba. Hindi po ganun yun. Ang sinasabi po rito, lahat po ay dadaan sa isang, sa multi-periods sa ating buhay. Na maaring hindi natin madaanan lahat. Maaring madaanan natin ilan. Ngunit ang sinasabi ko po, kailangan nating tanggapin yung God's appointed time para sa atin as individuals. So, meron po yan. Kasi kaya sinabing hindi lahat ng panahon ay magkakaroon po tayo ng harapin yun. Kasi ito, a time for war and a time for peace. Parang sinasabi, kasi nung panahon na yun, madalas po yung digmaan. Maaring nandito sa atin yan, pero basically hindi naman po tayo involved. Maaring may kaguluhan sa kabundukan. Meron din pong kasaganaan dito sa kapatagan. Ang sinasabi po rito, lahat po tayo ay kinakailangan handang harapin yung sinasabi po ni Haring Solomon. Ito po ay kaakibat dun sa sovereignty ng ating Panginoon na He decides yung time na ating dadaanan. Pangalawa po, meron pong God's appointed plan. Again, ang sinasabi ko po ay yung bagay na to ay napakahalaga po nating unawain. Yung plano ng Panginoon ay, sabi ko kanina, ay nasulat mula sa umpisa hanggang nilagay niya yung tuldok sa huli. Ngunit, yung napakalaga pong unawain dito ay ano ba yung appointed plan para sa ating mananampalataya, para sa ating naniwala kay Jesus, para sa ating nagbigay ng buhay sa Kanya. Kasi yun po yung, pag tinignan po natin yung buong Biblia, yun po yung pinaka-essence nung sinulat ng mga manunulat po ng banal na kasulatan. Yung pong, sabi nila, redemption, no? Yung redemption ng tao. Dahil nga pag tinignan po yung Genesis, ay nakita po natin kung paano nagkasala ang tao at humiwalay sa Panginoon. At ginawa na po niya yung plano para mabalik siya. Marami na naman dyan magsasabi ng mga matalino at mga wise. Eh, alam na pala ni Diyos yun, bakit niya pa ginawa. Again, babalikan ko yung Isaiah, ano, at my level, hindi ko siya maipapaliwanag. Kasi merong gagawin ng Panginoon na siya lamang ang maaring maghayag sa oras na gusto niyang ihayag to. So itong God's appointed plan, bukod dun sa God's appointed time, ay para po sa ating mga manpalataya. So marami na po tayo na pag-aralan sa bagong tipan. Sabi natin, ano bang nung sineram po sa akin yung gospel, sabi, God loves you and has a wonderful plan for your life. Yun agad ang bungad. Siyempre, pagka ganun ang sinabi, makakatch yung attention mo. Ngunit, eventually, ma-realize mo, meron din palang timing ang Panginoon. At meron ka rin planning na mangyayari. Lahat po tayo nagpaplano, lahat po tayo ay nagkakaroon ng pag-iisip na, ano bang gagawin ko pag may long weekend? Lalo na nung wala pang pandemic. Kahit ngayon may pandemic, nagpaplano pa rin ng, bukas na ang Boracay. Pwede na akong pumunta sa Boracay. Ngayon, ano ba yung God's appointed plan? No? Maliwanag lang naman po yun. Sabi rito sa Proverbs 16, kung ano man yung work na gagawin mo, it has to be related
sa iyong sarili at iyong relasyon sa Panginoon. Commit your work to the Lord. Of course, yung work na yan, maraming bahagi, no? Maaring personal na trabaho mo, personal na pag-aaral mo, pero generic yon. Pero ang sinasabi rito, yung commitment ng work mo is towards God, no? And it should help or strengthen yung relationship mo sa ating Panginoon. So sabi, commit your work to the Lord and your plans will be established. Ibig sabihin, oh Lord, oh God, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Of course, sabi ng Panginoon, ano yan? Tama yan, anak. So commit mo yung pag-aaral mo sa Panginoon. Wala kang finances. Manalangin ka at then magsabi ka ngayon sa maaari mong pagkunan ng finances. And then, yun po yung tangible na maaari nating pahayag na okay, kinimit ko yung work ko kay God. And then, the Lord will establish the plans. Ibig sabihin, bibigyan kanya ng giya, bibigyan kanya ng guide para gawin mo yung planong yun. Di ba, meron pang nahayag na the steps of a good man is or are ordered by the Lord. So, ibig sabihin, bawat hakbang natin na tayong mga manampalataya ay ginaguide po ng ating Panginoon. And then, so verse 4 sabi, the Lord has made everything for its purpose. Yan po yung napakahalaga nating dapat unawain. Nabanggit ko kanina, yung pong purpose na yon ay hindi mababago. So si God, mayroon pong purpose sa bawat isa at may purpose po siya sa buong sangkatauhan. So yung purpose niya sa buong sangkatauhan, maaaring sa iba ay speculative, maaaring sa iba ay haka-haka, at maaaring hindi po natin maunawaan yun sa ngayon, ngunit makikita po natin kung ano yung purpose niya sa bawat isa. At yung huli po, dito sabi, even the wicked for the day of trouble. So, hindi niya po nakakalimutan yung mga gumagawa po ng kabuktutan. Hindi niya po nakakalimutan yung gumagawa po ng kasalanan. So, nabanggit kanina sa introduction, God is also just. So, dalawang bagay, God's appointed plan and God's appointed time. Dito na po ako magwawakas. Kagaya nga sinabi po natin, sinabi ko po, tayo pong lahat ay, o at least karamihan po sa nanonood ngayon o nakikinig, ay tumanggap na sa ating Panginoon at nanampalataya kay Jesus. Ayun, I can speak for that group, for our group. No? At kung ikaw ngayon ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, maaari mo siyang imbitahin sa iyong puso upang siya itanggapin. Nang sa gayon, ma-assure yung plano, yung sovereignty ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga dito po ako magko-conclude dahil sa Peter 2, no? Verses 9, sabi rito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Ibig sabihin po, coming from the Old Testament, yung mga Hudyo, naniniwala kay Adonai, naniniwala kay God the Father, at sa ngayon, tayo na pumili na tanggapin si Jesus. Ang sabi ni Pedro ay, tayo po ay chosen race. Hindi po ito sinasaalang-alang ang ibang tao. Lahat po ito ay bukas. Yung po kanyang paanyaya ay bukas sa lahat. Kaya nga, ang sabi po nung sa Mateo 24, and the gospel
shall be preached to all nations, and the end will come. So, balikan nyo po yun, makikita nyo na bago po dumating yung point na yun, bago dumating po yung tuldok para sa atin, ang ebanghelyo po ay maiayag sa lahat ng bayan. Tayo po ngayon ay nabigyan na ng pagkakataon. Tayo po ay tumanggap na. Kaya yung ating pagtingin sa ating Diyos as a sovereign, huwag na natin sabihing sovereign God kasi redundant yun. Siya po yung sovereign, siya yung absolute authority sa ating mga buhay. Kaya nga dapat po nating bigyang isip na tayo ay patuloy na lumakad sa kanyang liwanag. Sabi dito, who has called you out of darkness into his marvelous light. Ito yung karoktong. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa magang ito na kami ay tinunghayan nyo ng inyong salita. Salamat dahil sa aming mga puso ay kami ay naniniwala na wala pong ibang Diyos kundi ikaw, kundi kayo. Wala pong ibang Diyos na nagmahal sa amin sa pamamagitan ni Jesus, kundi kayo. Maaaring pong maraming nag-aalinlangan, maraming nagkakaroon po ng doubt, maaaring pong maraming tanong, maraming question, maraming gustong maaaring gustong mangyari. Ngunit Panginoon, kami po ay naniniwala na kayo po ang siyang gabay. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas para lumakad kami doon sa inyong katotohanan. Salamat po Panginoon dahil kayo po yung Diyos na hindi lang makapangyarihan kundi omnipotent. Kayo po yung Diyos na all-powerful. Kayo po yung Diyos na may gawa at may kapangyarihan na gawin ang lahat ng gusto niyo ako na nakaayon sa inyong layunan. Kayo rin po yung Diyos na nagbibigay ng gabay. At alam po namin kung saan kami tutungo. Salamat po, Panginoon, dahil tinawag niyo po kami sa liwanag sa pamamagitan ni Jesus. Salamat po, Diyos, dahil kami po ay una nilalang niyo, pangalawa tinawag niyo. Salamat po dahil meron kaming hari na totoo. Maaring hindi ka po namin nakikita, maaring hindi po namin nararamdaman, maaring marami pa po kami tanong, ngunit bilang isang mananampalataya, ako, kung sino man nakikinig, kami po ay naniniwala na ang aming buhay bilang individual ay nasa inyong mga kamay na gagabayan. Salamat po dahil kayo ang Diyos at walang ibang Diyos. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.